Hello, Philippines! Mabuhay! O, diba? Maging masaya lang tayo araw-araw. Kahit na walang tayo ng pera sa hiniupak na Gcash na yan. Abay, napakalaking bagay sa akin yung 1,990, ano? Pambayad ko pa naman sana sa internet ko yon. Hayaan na nga natin, kahit na mag-tumbling-tumbling ako rito, hindi na maibabalik yon. So, hayaan nga, tandito na naman kami sa labasan. At papasok na naman ang aking anak. At hirap na hirap nang tumawid yung anak ko at nakago. At mabuti na lang sinundo siya. At nagsihintuan naman yung mga sasakyan. At hayaan nga, at magkatrabaho na din ako. Magandang araw po sa ating lahat na mabuhay, bigyan tayo ng lakas ng ating Panginoong Diyos. Malayo sa anumang kapahamakan at mga sakit. Napaka-importante sa atin ang lakas ng katawan. Lalo na at tumatanda na tayo. Heto nga, at sinubukan kong rumampa kung kaya ko pa. Kakalok. Tanda na eh, gumaganon pa. Tawa nga ako lang tawa dyan. Akala ko walang nakakakita, meron pala. Bigla akong nahiya. Meron pala nakabuntot sa akin na kamotor. At nakaupong mga drivers sa gawing kalsada. Hindi ko napansin. Abay, lahat sila ay nakangiti sa akin. Abay, dead ma, eh bet ko nga rumampe. At hayan nga, tamdito na ako sa gapa. O diba, napakaganda na sumalubong sa akin. Nakakaloka. O, diba? Napakatarin ng mga kilay nila. Pak na pa! Dati kasi ang mga kilay niyan, akala mong mga pagod na pagod na. Abay, nanggigigil ako kapag pangit ang kilay. Kilala niyo ako. Kaya yun nga, mga pinagtuturoan ko at inayos ko ang kanilang mga kilay. O, hindi natuto sila. Akala mo kasi mga tendera sa palengke. Charot. So, hayan nga, nanginginain na naman kami. At napakasarap nga ng aming merienda. Napakasarap ng sauce na gawa ni girl. Nakakaloka. Gusto ko ngang mag-uwi ng sauce, kaya lang baka tumapon sa aking bag. Oh, diba? Ang gaganda nila. Si Aida, si Lorna, at si Fen. At hayan nga, tandito na ako sa isa kong pasyente. Super tao nga po ako dyan, kaya lang pala naalala ko, may doorbell pala sila. At tinuruan nila ako nung kung saan ako pipindutin, sa loob. Oh, diba? Kakaiba yung doorbell nila. Nakatago. At ayun nga, tapos na ako magpasyente dito sa gapa. At dadaan ako sa palengke at may bibilin ako. At syempre naisipan ko ang mag-video at mag-vlog. Ang hiniyupak at tricycle, sasagasaan pa yata ako. Akala mo namang nasa highway at napakabilis magpatakbo. Ewan ko ba, nawawala ako sa sarili ko kapag naiisip ko yung Gcash, arot. Madami sana mabibili nun, ano? O move on na girl, may bibilin ka pa. At heto nga, at tinanong ko kung bataan yung daing nila. Ibig-ibig ko kang dilaan kung maalat o hindi. Ano kasi mga sinungaling itong mga tendera na ito? Makabenta lang, Anes. Sasabihing bataan, hindi naman. Sabi ko nga sa tendera, babalikan kita ate kapag ito maalat. At hen nga, pumasok ako sa looban para tumingin kung ano pa yung mga mabibili ko. O ayan, nabulol na ang bakla. Hinayaan ko na nga, take 4 na, nakakaloka. Nakakapagod. Nakakabulol kasi. Bibili sana ako ng isda, kaya lang maalala ko malansa. Baka umamoy sa jeep. Papasok sana ako sa malaking palengke na ito, kaya lang next time na lang. At meron pa akong isang pasyente sa Santa Rosa. Baka abutin ako ng hapon. At ayun nga, pauwi na ako ng Santa Rosa niya. At dediretso na ako sa bahay ng pasyente. At pagkatapos ko nga magpasyente, hindi ko maiwasang hindi pumunta dito sa palengke ng Santa Rosa. Ito nga, at bumili ako ng hapunan ko. Wala nga akong maisip na ulam, nakakaloka. Bibili sana ako ng bopis, kaya lang mahal. Charo. At hen nga, at pagdating ko sa bahay, agad-agad ako nagluto. At isinabay ko na yung ulam ni Maro. Yan ang request niya, tortang giniling daw. At tsak, mapaparami na naman ang kain ng anak ko. Napakasarap kaya neto. At ang ulam ko naman, bahala na. Charot. Saglit lang po, 1 minute lang ito. Ang inuto kong ulam para sa akin, oh, di ba? Kailangan kong tikman yung tuyo nung binili ko sa gapan, kung maalat o hindi. Oh, di ba? Man. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa amin. Sana po panoorin niyo po lahat ng aming mga vlog. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I... Thank you. Bye guys.